Ano ang malalim na kultura ng mga Igorot sa ilang bahagi ng Cordillera tungkol sa mga patay? At papaano magiging maswerte sa buhay ang sino mang mapapatakan ng dugo ng inilibing? Dito piniling inilagay sila mga isinabit na patay. Kakagising ko lang, water is tampeg. So mag-isa tayo guys. May foreigner pa. Tanghaling tapat, naghahanap ako ng coffee shop. Grabe, ang ganda. Nagustuhan ko yung mga street dito. Tapos makikita mo yung mga mountains, ganyan. Kahit tanghaling tapat ka maglakad, hindi mainit, hindi masakit sa balat. Yung mga ano, yung mga solo traveler kagaya ko, pwede kayo dito yan, mag-check-in sa mga ganyan. So may mga souvenir sila dito guys. So, mga wallet. Tapos yung bag. Ang cute ng bag na yun. Magkano ba yung ganun, te? Saan? Itong bag na to. Ang cute. Ah, 250. Alam po, dito po ginawa yan? Ay, yung ganyan? Oo. Bahay po dito. Wow. Ganitong klase ang lang. Dito gawa. Yung mobile. Buti okay po kayo mag-Tagalog dito, ano? Pero ano yung alam nyo dito ginagamit? Dialect. Dialect. So, ano? Kankanaay. Kankanaay. So yung cementerio po dito sa Sagada, malalakad lang sa mga street na to. Oh. So guys, hindi natin pwedeng palampasin ang cementerio dito sa Sagada. Kailangan natin malaman. Dito po ba yung ano, yung mga bahay, yung mga bakuran, pinaglilibingan lang yung mga bakuran? So, may cemetery. Talagang may ano. May mga cemetery talaga. Okay. So mia-mia lamang mga masters ay pupunta na tayo sa cemetery. Ikot ko lang kayo saglit dito sa street dito. Diba? Parang pangkaraniwan lang. Na ano, sarap maglakad-lakad. Siyempre yung mga master, bukod sa cementerio dito sa Sagada, iba pa yung pupuntahan natin na hanging coffins. Alam ko mga request ka ng mga masters natin dyan ay pupuntahan na natin ang hanging coffins of Sagada. So ito na nga, papasok na tayo sa cementerio ng Sagada. Pero nag-add up pansin sa akin tong bell nila dito. Grabe, 1921. Ayan o. 1921 pa guys. Eksaktong araw na may libing nang pumunta ako sa sementeryo ng Sagada, pero yan. Ngayon, pagka ano pala niyan, pagka namisahan na, hindi na pala dadalhin sa bantilan, no? Diretso libing na. Diretso na dun sa kanya. Wala nang iyakan, gano'n? Hindi na. Ay! Ah, sa tradisyon dito sa Igorot, bawal yung, hindi na pwedeng sumama sa sementeryo yung hindi kaya. Oo. Kailangan, pero dito pwedeng umiyak dito sa simbahan. Ah. So doon, hindi nalalagay sa bantilan or what? Sa amin kasi may bantilan pa. Diretso na. Doon ang gano'n na lang pa. Wala nang mga ano, wala nang mga dramatic scenes. sa amin kasi sa Bulacan, ano parang ano na yun, may wheels, ano yun. Taong 2003 daw nag 100 years ang simbahang ito. Pinaka ano, bago tayo pumunta ng sementeryo. Ito to. Ilang hakbang lang mula sa lumang simbahan ay mararating mo na ang sementeryo ng Sagada. So ito pala guys. Aakyatin pala yung sementeryo sa kanila. So ito na guys, mula rito sa ibaba, matatanong mo na yung mga nicho. Menyo ah. Ayan. Nandiyan sa taas yung mga nicho. Guys, tignan nyo to. Itong nicho na to, merong salamin.
So pwede mong silipin yung ano sa loob, yung kabaong. Tignan niya natin. Okay. Ang gara, ang weird. Gusto niyo ba silipin natin, mga master? Kasi hindi lang nakakita ng ganito eh. Nang Nietzsche na may... Mula sa impormasyon na nalaman ko, ito palang nakalibing na ito na may salamin sa gilid ay gustong gusto niyang magpalibing sa hanging coffins ng Sagada. Di umano, ito daw ay isang pari. Pero ang ilang mga namamahala noon ay hindi din pumayag dahil hindi naman siya purong igurot, mga masters. Dahil hindi raw pwede na maglibing doon basta-basta nang naaayon o nang hindi ayon sa kanilang kultura. So ito na guys. Ha? Bakit po? Ha? Ito guys, bawal pala talaga pumasok dito pag tourist ka. So ang pwede lang daw pumunta rito, yung marker, paglabas ko. No? So hindi pala pwedeng basta-basta ka pumasok kahit public cemetery ito, mga masters. Ay hindi ka pwedeng pumasok dahil bawal daw. At yan, makikita nyo, simple lang yung mga libingan dito. Pamasin nyo yung mga nicho dyan. Salamat po, thank you po. Ito po, alam, pasensya na. Babalik na tayo pababa. Bawal na bawal pala sa kanila, sa mga, lalo na specially dito. Ako po, humihingi po ako ng pasensya dahil wala po akong alam. Kasi sa amin po kasi sa Tagalog na pag public ang cemetery, kahit may libing pa yun, pwede kang pumunta kung may dalaw ka. Dito pala hindi. Matapos nating humingi ng dispensa sa pangyayari ay nakausap natin mismo ang apo ng ililibing. Kaya malalaman pa natin ang ilang mga dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pagdalaw o pagpunta sa sementeryo kahit hindi ka kamag-anak or kahit may dadalawin ka sa araw ng may libing. Hindi pala, pala ganun pala. Ano yung mga dahilan, sir? Para malaman din namin mga Tagalog. Kasi syempre, syempre yung... wala ka bang gusto i-shout out? yung so, igurot po kayo, no? Opo. Sige, sir, explain mo. Kahit yung, ako na magtatagalog ng maigi. Yung sabi, yung lubon. Lubon? Sabi nila. Oo. Oo. Ngayon? Yung lubon, yung pag may... Ililibing? Ililibing sa... pamilya? Oo. Ngayon, hindi pwedeng ibang tao kasama? Hindi naman siya ganun. Pero sa isang araw, dapat na walang pumasok na tao. Parang... Oo. Lahat yung mga tao dito... Parang naka-kwant sila sa bahay, parang gano'n. Dapat sa bahay lang sila? Oo. Ah, paano yung kahit hindi ka mag-anak gusto makipaglibing? Okay lang. Okay lang yung gano'n naman. Ah, tapos ang bawal lang yung pupunta ka din sa sementeryo pag may libing. Hindi, siyempre, be respectful to the kwant naman. Oo, sa inyo. So, pasensya na mga kapatid natin, mga kaibigan natin dyan, mga igurot, hindi po natin alam yung ganung ano nila. So ngayon, nakausap naman na natin sila na... Kasi sir, may napagtanong ako dyan kanina, wala naman nabanggit sa akin na bawal. Kaya kanina nga may pumasok na. Kaya dire-diretso. Oo. Kanina dyan, may pumasok. Dapat dito nga, malaging may nakabantay sana dito. Ba't wala kasi nagbantay sir? Hindi ko din kasi alam eh. Pasensya na uli. Yung baka yung sabi nila. Baka... So ganito sir, tanongin ko lang, ano yung bakit bawal na, ano yung bukod sa respect, ano yung dahilan? Meron bang pamahiin na baka may susunod or what? Hindi naman natin alam ta dito. Siyempre kapag yung kung sa patayan, hindi mo alam yung multo yung magkukuan naman sa'yo. Okay. Ibig sabihin pala, pwede kang, yung mga hindi taga, yung mga hindi ka mag-anak, tapos pag pumunta sila, pwede silang, anuhin, multuhin ng nililibing ng patay, tama? Siyempre, kapag nagtrabaho ka sa ganitong kwan, lubon ngayon, parang ganun. That is the lubon. Hindi pwedeng magtrabaho ngayon. Para sa kanila, ang paglilibing ay hindi basta-bastang bagay. Ito ay talagang sagrado at maraming ng mga nakapaloob na mga pamahiin at mga paniniwala. So mga master, yung ililibing pala ngayon, yung na-video natin kanina doon na may nakausap tayo is 104 years old. Siya yung isa sa apo na sa tuhod. Third generation ka na. Ito din pala yung mismong sementeryo ng Sagada. Yung way natin papunta dun sa hanging coffins. So ito siya. Bali nung nagpunta tayo last time dito, bawal. Pwede naman pala yung motor dito. Dapat pa. Napakahirap pa.
pinaniniwalaang kahit buhay pa ang namatay na asawa o kabiyak ay ihahanda na talaga ang kasama nitong paglilibingan kahit buhay pa ito. Nilalagyan agad ng pwesto kahit buhay pa, tama? Ayaw kasi nila na maghiwalay hanggang E paano kung nag-divorce or nag-hiwalay, hindi na yun, hindi na gagawan? Hindi na, mga ganyan. So mga master, mapapansin ninyo, yung mga style pala nitong mga nicho is parang sa American kasi nung silakop na ng Amerikano, tama, di ba? Ngayon parang naiwan yung tradisyon nila. Hindi pa man naiimbento ang mga kandila ay gumagamit na ng mga kahoy o mga goma na pinapaliyab ang mga igurot. Pero sa Sagada magpahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang mga kahoy. Bagyo, ito yung isa sa staff mga master na namatay. Ang ating bayaring staff. Ito 1900 doon. Tapos, ito siya guys. Isa siya sa sundalong namatay sa staff. Oo, 44. Yung kasalukuyang pamumuno pa ni dating pangulong Hello. So ang pangalan niya guys is PO3 Noel. Oo, Gulokan. Oo. Tapos makikita mo yung logo ng PNP, tapos ito po isa siya sa staff. May nakasulat sa kanyang ano na I did my duty, I paid the supreme price. Kinikilabutan ako guys, oh. Hindi ko alam. Siguro kasama. 8 taon na pala ang nakakalipas mula nang nangyari ang malagim na bakbakan sa Mama Sapano sa Maguindanao na ikinasawi ng 44 na mga sundalo nating magigiting na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakamit ng tuluyan ang kanilang hustisya. Isa lamang si PO3 Noel Gulokan sa SAF 44 na nakalibing dito sa Sagada. Isang army ang inilibing din dito na namatay din ng World War II. Halos 10 minutes walk pababa sa hanging coffins ang daanang ito na mismong pinaka-public cemetery din ng Sagada. Kaya sana samahan niyo ang buong video at tapusin at huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-share or mag-comment ng iyong mga suggestions mga masters. Wala pa tayo dito guys. Oh. Nasa wala kayo subscribe din po ang pamilya. Wala kayo. Papanoorin namin to. Akala ko ito. Wala kayo nag-shout out. Ha? Wala kayo shout out. Shout out din ba isa na mag-iba? O moment niyo na to. Hi. Shout out. Shout out. O wala na. Can you imagine dito pala namin makikita? Thank you. Kailan pa lang subscribe at tagal na? Ang tagal no. Thank you. Pinag-usapan ka pa naman namin kanina. Anong name mo? Anong name? Well, ako Tina. Okay, Tina. Ano, naglaba ka na? Oo, siyempre. Bago ako umalis. O, sinigurado kasi pag malay yung tambak yung labada. Ito sila mga nakasupport sa atin, mga maso. Kita mo hanggang Sagada, nakakarating yung ano natin, di ba? Hindi, pinag-usapan natin lang namin. So, mga master, natutuwa naman po ako sa mga ka-master natin na yun na taga dito sa Sagada na nakasuporta sa atin. Hindi ko ina-expect na hanggang dito ba naman ay may makakakilala sa atin. Hindi naman kayo mahihirapan sa mga trekking kasi malapit lang naman daw ang pinaka-view deck nito. Pero kung gusto mo talaga makita yung mga nakasabit na mga patay o mga kabaong, ay kailangan mong bumaba. Siyempre, pagbaba mo, akit ka na naman. So, kagagaling ko lang kasi sa Punto de Marquesiel, mga master. So, yun, tingin nyo makikita nyo yung pinaka-view. So, tignan nyo mga master. Dito pa lang, oh. Makikita mo yung mga magagandang rock formation. So, ito na, mga master. Yung, yan. Yan, nakikita nyo na yan. Actually, parang tinatamad na ako bumaba kasi... Pero, makakaya pa. Mapapansin nyo yan. Ayan na yung mga nakasabit na mga patay. O yung mga hanging coffins. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatapak ako mismo sa harap ng mga hanging coffins. Sa sobrang dami din ng tao, naisip ko na i-voice over na lang ang mga
impormasyon o mga bago kong natuklasan dito sa paglilibing nila. Makikita nyo dyan na mga nakasabit sila sa harap ng mga bato o sa mismong bundok na ito. Ngayon naman ay mapapansin mo rin na iba-iba din ang mga size ng mga kabaong na ito. Pinaniniwala ang bago pa dumating ang mga Amerikano ay ginagawa na ito sa sagada, lalo na ng mga katutubo nating mga igorot. The more na mas mataas ito, the more na mas mayaman o may kaya sa buhay ang nakalibing. Di umano taong 2003 pa huling may inilibing dito. Dahil nga sa paniniwala sa Diyos ng kalikasan, ay ginagawa nila ang mga ritual dito. Gaya na lamang ng hindi pag-iembalsa mo sa mga namamatay at ang mga matatanda ay pinauupo sa mga upo ang nakikita ninyo. Habang pinauusukan sila ng mga iba't ibang halaman upang tumagal ang kanilang katawan o hindi mabulok agad. Mapapansin ang ilang mga pinagpakuan na mismong nawala o ninakaw daw ang mga kabaong dito. Sa hindi pa malamang dahilan, makikita nyo naman ang isang may upuan na ito. Ito ay ang kakaiba o maliit sa lahat dahil ibinabaluktot daw ang mga patay o ang mga matatanda upang pagkasyahin mula sa isang kabaong nagawa sa puno ayon sa kanilang tradisyon. Ang mga sulat na mapapansin ninyo sa mga kabaong ay ang kanilang tinatawag na mga native name. Lubos akong namangha sa kanilang paraan ng paglilibing dito. So, ang hirap mag-vlog ng maraming tao, guys. So, ito na, narating na natin sa mga request ang hanging coffins of Sagada. Oo. Ito yung mga patay na isinabit sa bundok o yung mga kabaong. Siyempre, kabaong may patay, di ba? Kaya, meron ding behind the story dito sa mga nakasabit na ito. At paniniwala nila na the more na mas mataas yung kinalalagyan ng patay, or magsimula tayo sa way pa lang ng sa paglilibing pa lang, yung ibang matatanda, yung makikita nyo doon ng mga maliliit, yung may maliliit, hindi bata ang nakalibing niya, kundi matanda, na pinaupo. O, tapos, nakabaluktot siya, nang iniligay siya sa mga kabaong, the more na mas maliit, yung makikita ninyo, yan yung mga matatanda na nakalibing. Tapos, ang pamahiin pa nila doon, kapag karaw, habang inililibing yan, kasi 2010 pa last na naglibing dito eh. Pagka inililibing yan at napatakan ka daw ng dugo ng mismong bangkay, lahat daw ng swerte nun makakarating sa'yo. Parang luck. Kumbaga, mapalad ka, maswerte kapag napatakan ka ng dugo ng mismong inililibing na yun. Bukod pa rito ay may mga nakatago pang ibang mga nakalibing sa ibang direksyon naman na ating pupuntahan din. Sa daming ritual pala ng mga kababayan nating igorot ay isa rin yung pinagbabawal yung pagsigaw, oo. Yung pag-iingay, hindi naman masyadong ano, pero yung pagsigaw sa sementeryo. So ito na. Ito yung kuweba. Oo. Ay, madulas. Kung mapapansin mo ang kabaong ito. Ito. May butas. Yan ang mga nilalak nila. Ito, mga bones pa yan. So ito, masters, nakikita ninyo ibang mga buto dito. Yan. Meron silang paniniwala dito na huwag na huwag mong hahawakan ang mga buto dahil isang masamang ano sa kanila yun, kumbaga. Tapos, yung nakikita nyo na yan, part ng kabaong po yan na actually yung ginagamit din ng kahoy dyan, yung mga pine trees na inukit. So ito, master, yung nakabukod. Bukod pa dun sa mga nakahang, ito yung nakabukod pa ng mga, may mga buto raw dito. Ay, ito, nakatambak. Oh my gosh.
Master, ito na yung isa sa pinaka hindi siya nakahang na mga patay or na mga kabaong. Mapapansin po ninyo na may mga bato sa ilalim ng mga kabaong na ito. Siyempre, ito ay parang ipinasok po sa isang yungib o kuweba dito po sa Sagada. So, kung makikita po ninyo yung mga, yan, yung mga bungo ng tao dyan, nandyan na lang po. Tapos ang paniniwala ng iba, sinasabi nila na ito raw na mga hindi sinabit is yung mga normal or yung masasabi nating pangkaraniwang mga tao lang kumpara dun sa nauna nating pinuntahan na mga nakasabit. Dahil the more na isinasabit ang isang igurot, kumbaga parang merong kinalaman sa ano eh, kumbaga ikaw ay isa ka na sa angat sa buhay o may kaya ka na mga master. Unlike nitong mga nasa likod ko, ito yung mga pangkaraniwan o masasabi nating hindi naman totaling mayaman pero dito piniling inilagay sila. Sir, mga master, kagaya ng sinabi ko kanina, gawa nga sa puno na inukit yung mga ano, bago kasi tayo sakupin ng mga Kastila, talagang ang the way na paglilibing na natin is talagang puro kahoy. Ngayon, ito, inuukit itong isang puno na ito. Minsan, gumagamit sila dyan ng mga pine trees. O, parang siguro, yan, uukitin yan, tapos dyan ilalagay yung patay. Tapos yung iba naman, inuukit yan, at yung mga nakabaluktot, oo, yung parang fetal position, parang sa fetus, yung, or sa sanggol na position. Kumbaga mga master, parang ibinabalik sila sa pagkabata. So, ito na mga master. Ito na yung pinakahuling bahagi ng mga hanging coffins. Pero itong mga to is hindi sila nakahang. Sila yung mga bangkay o yung mga patay na pinagsama-sama dito. I think magkakamag-anak sila, di ba? So, pakita ko sa inyo ng malapitan, mga master. Pero patnubay lang po ah. Medyo ano po ito, may mga buto ng tao. Kumbaga, para rin po sa ano, pasintabi na lang or yung mga ano, kung hindi mo kayang panoorin, skip mo na lang. Parang pangkaraniwan kasi sa sementeryo. Kaya lang bawal daw mag-ingay dito, master. Pinagbabawalan. So, ayan, nakikita ninyo. May mga laman pa ba to? Meron yan, sir. Lahat yan, meron naman. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang paghawak, mga master, at pagbubukas ng mga yan. Tanging mga igrot lamang din ang may ano na pwedeng punta. O, na pwedeng ano. So, mapapansin nyo hanggang doon sa dulo. Yan o, may mga buto pa dyan. Hindi siya pagod din. Iba yung, parang pag nandito ka guys, medyo, hindi totaling mabigat, pero yung feelings or... Hilabot na, parang bang ano siya. Oo. Parang pakaramdam mo yung magkakasakit ka, pero hindi naman. Isang bagay ang hinangaan ko sa simpleng dokumentaryong ito. Ito ay ang kanilang pagpapahalaga sa nakaraan kung paano haharapin ang kasalukuyan.